katawan ninyo ako ng pagtawan ninyo. Balang araw, kapag patay na ako, ang taong bayan ang gagawa ng monumento at arawan para sa akin. Unsum Atomes. Si Dr. Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Isinilang noong Hunyo 19, ang 1861, ina Francisco Mercado at Teodora Alonso sa bayan ng Calamba sa lalawigan ng Laguna. Teodora, ayan ang ating pangpitong anak. Pangalanan natin siyang Jose. Si Rizal ay ang ikapitong anak sa isang pamilya ng 11. Siyam na kapatid na babae at isang kapatid na lalaki na sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Parehong may pinag-aralan ang kanyang mga magulang at kabilang sa kilalang pamilya ang pamilya ni Jose. Sila ay naninirahan sa inuupahang ari-arian na pag-aari ng isang relihiyosong orden mula sa Dominica na naging pamilya ng mayayamang magsasaka. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanya na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Siya rin ang nagturo sa magkakapatid na magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ngunit, hindi lahat na nangyari kay Jose noong pagkabata ay maganda. Isang maulang gabi, mayroong hindi magandang nangyari sa bahay ng mga Mercado. Concha, magpagaling ka. Di ba maglalaro pa tayo? Concha! Makalipas ng maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Mahusay, marunong ka ng bumasa at magsulat. At tingin ko mahigit pa riyan ang pagiging listo mo pagdating sa matematika at relihiyon. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. Salamat po, Maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kaalaman patungkol sa lingwaheng Latin at Espanyol. Hindi ko pa po sila masyadong kabisado. Pag-alala ay huwag mong gawin sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan madami ka pang matutunan. Salamat po ulit, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin na pahalagahan ang sining. Mahilig ka ang tunay pagdating sa sining, pag-iiskultura, pagpipinta at higit sa lahat, pagsusulat ng tula. Sa bawat araw na lumipas mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kinakailangan nilang ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Ngunit di pwedeng dito na lang siya mamalagi sa ating tahanan at turuan. Di ba't alam mo namang sakitin ang ating anak? Oo, ngunit masasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Kinatawin na po ako, tatang. Oo, Pasiano. Ihatid muna sa binyan ang kapatid mong si Pepe. Doon muna siya malagi at mag-aaral. Sige po, tatang. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka
na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa Binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Magandang araw, Maestro. Ito na po ang aking nakababatang kapatid na si Jose. Nais ko pong maturuan niyo siya tulad ng ginawa niyo sa akin. Jose, maaaring ka ba ako ngayon? Maunong ka bang mag-Espanyol? Kaunti lang po. Maunong ka bang Latin? Kaunti lang po. Ikaw, Jose, maliit ka na ang bata. Kakaunti po yung kalaman mo. Dumito muna kayo at ako'y magpapahinga muna. Chongo! Ako, Chongo? Bali naman sa'yo, bangus! Bali ng bangus! Kaysa naman sa'yo, Chongo, maitim na nga, kulang pa sa kalaman! Bagamat ako'y halos araw-araw na kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa Binyan sa pang-akademiko. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa tatlong pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Kayong tatlo ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ha? Ngunit bakit? Dahil kayo ay nag-traidor sa pamahalaan ng Espanya at nagsimula ng himagsikan, dalhin sila sa kulungan! Padre Padua, umarito ka! Kaya kong ipatigil ang pagbitay sa iyo sa isang kondisyon, yaon ay babaliktad ka at isasakdal ang iyong mga kasamang pari. Sige po, General. Basta siguraduhin niyo lang ang aking kaligtasan. Sige, sa araw ng pagbitay ay mapapawalang sala ka. Ngunit, siya ay niloko lamang ng General at sa araw na iyon, silang tatlo ang papatayin. Pinapatawad na kita. At sana'y patawarin ka din ng Diyos tulad ng aking pagpatawad sa iyo. Ako ay inosente. Si Kristo ay inosente rin. Ano ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamamatay na walang saysay? O Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Padre, ako'y patawarin mo sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad na kita, anak. Gawin mo ang inuutos sa iyo. Nais kong inyong saksihan ang pagpatay sa tatlong paring mga martir at mga taksil sa simbahan at mga erehes. Matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagbitay sa tatlong paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan sapagkat ang aking ding-in mahal na ina ay nasangkot sa kasalanang ibinantang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking Tio Jose Alberto. Sinvergensa! Lumayas kayo dito! At ikaw, Teodora! Ito ba ang igaganti mo sa akin? Nagsakripisyo ako upang mabigyan ka ng magandang buhay. At ito? Ito ang igaganti mo? Kyo Carbon! Kailan mo pa ako ginaganito? Ayahan mo muna ako magpaliwanag. Jose Alberto! Oh, Alberto, naparito ka. Ano? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Ano ang sasabihin ng buong bayan? Huwag mong hayaang masira ang pangalang pinamana ng ating mga ninuno. Bilang ikay aking kadugo at mahalaga sa akin ng iyong payo, mas pipiliin kong makinig na lamang at magparaya.
Magandang umaga. Nandito ba si Doña Teodora? Ako nga po. Ano po narito kayo? Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman dyan. Sumama ka na lang! Wala ka na kailangan! Anong nangyari kay Doña Teodora? Doña Teodora! Walang awa nilang hinatap ang aking ina palabas sa aming tahanan kasama ng mga gwardiyang sibil. Pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad. Napiit siya sa kulungan ng Lupita, higit sa 2 taon. Nasa 16 na taong gulang si Rizal nang nadama ang unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang Segunda Katigbak. Siya ay taga-Lipa, Batangas, kasamahan sa dormitoryo ng kanyang kapatid na si Olivia. Isang araw, pagdating sa Lipa ay nandoon na si Segunda kasama ang iba pang bisita at agad nabigyan ni si Rizal sa taglay na kagandahan ni Segunda. Inikayat nila si Rizal na ipinta ang dalaga. Ngunit, nag-aalinlangan si Rizal kaya't igunulit na lang niya si Segunda. Sa tuwing titingin si Rizal kay Segunda, ang kanyang pisngi ay nagsisimulang mamula. Si Segunda Katigbak ang kanyang puppy love. Matapos akong nakapagtapos ng pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinakailangan ko nang bumalik sa aking bayan, ang bayang Calamba, kung kaya't kinakailangan kong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok sa aking puso. Huwag mo yun, mga baby. Maaari ko ba makausap sa sabihin? Gusto ko sanang magpaalam sa'yo dahil ako ay uuwi na sa aming tahanan sa Calamba at baka hindi na tayo makita muli sa bakasyon. Ako man rin ay uuwi na rin sa Lipa. Tsa, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba bago sa Lipa, di ba? Kaya magkikita pa tayo na. Paalam. Sa kasamaang palad, ang kanyang unang pag-ibig ay ikakasal sa isang taong bayan na si Manuel Luz. Isang gabi nang ako ay nasa Calamba upang magbakasyon ay nakaligtaan kong saluduhan ang heneral ng Gwardiya Sibil. 3 hagupit ang natanggap ko at inilapit ang kaso sa Malacanang, ngunit ako'y hindi pinansin. Jose, ano ba iniisip mo? Masyado ka lang maraming nalalaman. Baka mapugutan ang iyong ulo. Cisco, kausapin mo anak mo. Hayaan mo na siya, mahal ko. Kung yan ang nais siya, bigyanan siya ng pagkakataong magdesisyon ng kanya. Ina, suportahan natin si Jose. Mas maganda siguro maintindihan niya ang lagay ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Ama, Ina, alis na. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo, nakapagdesisyon ako na kunin muna pansamantala ang kursong pilosopiya at literatura. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang isang kaakit-akit at mainhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nangangalang Leonor Rivera. Alaya. Bini, ma. Leonor, minsan ay hinihiling ko kay Batala na sana ay hindi na lang tayo mapinsan. Hindi ko kasi makakayang pigilan ang aking nararamdaman. Gusto kong iparamdam sa iyo ang tamis ng aking pagmamahal. Gusto kong yakapin ang inaharap na kasama ka. At hindi kita iiwan ng pakailanman. Pero Jose, paano pag malaman nila ang tungkol sa ating relasyon sa isa't isa? Ano yung ating gagawin? Tatanan kita kung magkaganan. Ngunit ngayon ay hilingin muna natin ito sa ating mga kamag-anak ang ating relasyon. Tatawagin kitang kayo mismo lang ngayon upang hindi sila makalata.
hindi tayo pwede. Inagtagpo pero di tinatana, hindi na posible. Ngayon ay ikatatlo ng Mayo taong 1882. Ako ay nakasakay sa barkong Salvadora. Ito na ang simula ng aking paglalakbay patungo sa kanluraning bayan. Naging magaan ang mga sumunod na araw ko sa Barcelona dahil ang ilan sa aking mga kamag-aral mula sa Ateneo ay aking natagpuan at nakasama dito. Bilang pagbati sa aking pagdating, sila'y naghanda ng isang piging dito sa Plaza de Cataluña. Nakalipas ang ilang buwan nang ako'y nakapagtapos ng pag-aaral, napagpasyahan kong dumayo papuntang Europa. Araw-araw naming binabasa ng paulit-ulit ang Noli Me Tangere, pagkatapos nitong mailimbag upang kung may mali ay aming maitama. Buenos dias, Pedro. Alam mo na siguro ang balita tungkol sa'yo. Delikado na ang iyong buhay kung kaya't nais kong lisanin mo ang Pilipinas sa mas lalong madaling panahon. Ayokong makitang mamatay ka sa kamay ng mga praile. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga nailimbag ko. Ako man ay walang nakikitang mali sa iyong mga isinulat. Sadyang mainit lang talaga ang mga mata nila sa'yo. Pero kung iyan ang iyong nais, ako ay lilisan sa lalong madaling panahon. Kidate, AK Dios los bendiga. Gracias, amigo. Nang makabalik sa Manila, minarapat ni Rizal magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinawag na La Liga Filipina. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong pagdalo sa pulong na ito. Ngunit, ano ang iyong nais at ikaw nagpatawag ng pagpupulong? Nais ko sanang magtatag ng samahan ng pamahalaan ng mga Kastila. Gaano ka nakakatiyak, Rizal, na tayo'y magtatagumpay? Marahil, alam naman natin lahat na sila'y labis na makapangyarihan. Kaya tayo naririto upang pagplanuhan ang ating isasagawang hakbang. Sang-ayon ako sa mga plano mo, Jose, kaya't ikaw'y magpatuloy sa iyong inahayag. Kung gayon tayo na't maghalal ng mamumuno sa ating samahan. Nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Gobernador General Despujol. Ano ang kailangan nyo? May sulat po kayo. Si Rizal sa kanya. Jose, may sulat para sa'yo. Good morning, Senor. I have received this letter saying that you wanted to talk to me in private. Yes, Senor. I sent you that letter because I want to know if you want to go back in Hong Kong. But why did you ask? Rizal, we found something in the pillowcases of your sister Lucia. This is a Pobres Frailes, which is a satire against the Dominican Friars. What? I don't know where that came from. When we arrived in Manila, the inspector truly inspected our luggages. That is not ours. Don't deny it. Silence. We will be escorted by Venifer Ramon to Fort Santiago. Take him. Sa dapitan ko, nakilala ang isang napakagandang binibini nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama nilang dalawa. Sila ay nagnais na magpakasal ngunit hindi pinayagan ni Padre dahil kinakailangan pang sumangguni na pahintulot sa Bishop ng Cebu.
Nang malaman ito ng ama ni Josephine, ay galit na galit ito na mawala ang kanyang anak. Si Rizal at Josephine ay tumira sa dapitan bilang mag-asawa. Sila ay umasa ng sanggol, ngunit sa kasamaang palad, nakunan si Josephine dahil sa isang hindi magandang biro ni Rizal. Kailangan nating tulungan si Rizal sa kanyang kinaroroonan na yun. Kung kaya't, kailangan nating gumawa ng paraan. Sa papaanong paraan naman? Maghahain tayo sa Maestradong Habeas Corpus upang marinig nila ang ating saloobin. Mayroon ba akong maitutulong? Kung iyong nais, ay ikaw na lamang ang maghatid nito. Masusunod. Mag-iingat kasi yung paglalakbay. Ginoo, mukhang hindi tinanggap ng mga Kastila ang ating mga isinangguni. Ano pa bang maasahan natin sa mga Kastilang iyon? Ang mahalaga ay matulungan natin si Jose. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang sinumpaang pahayag mula sa iyong mga nakasalumuha sa buhay. At ang pangalawa ay ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula, liham at ang mga talumpati na iyong isinulat. Walang masama sa mga artikulo at tulang ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko na malilinis ang aking pangalan. Ito lamang ang aking minumungkahi. Pinahihintulutan na kita na mamili ng iyong manananggol. Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, desisyon at pagtatag ng illegal ng mga samahan. Magsiupo ang lahat. Si Rizal ay ginawa lamang niya ang kanyang nararapat gawin para sa ating bayan. At wala akong nakikita ang masama laban dito. Isa pa'y mahirap unawain ang usaping ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasakdal. Ngunit paano mo maipapaliwanag ang binibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat mapaghigante. Marapat dapat lamang na sila ay maging makatarungan. Tumahimik ang lahat! Sinasangayunan ang naturang hatol sa taong nasakdal. Kung gayoy, tapos na ang usaping ito. Ikaw, Rizal, ay hinatulang barilin sa bagong bayan sa umaga ng 30 ng Disyembre. Court order. Dismiss. Hindi makatarungan ang nangyayari. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataon. Minabilis nila ang paglilitis. Niloko lang nila tayo. Ginamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw yung galit na galit? Eh ako yung mamamatay. Buti naman at nakakapagpatawa ka pa. Gabriel. Ayoko na. Magbibitiyon ako sa lahat ng posisyon ko sa gobyerno. Uuwi na ako ng Espanya. Hiyang-hiyan ako sa inyo. Hiyang-hiyan ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka isang Kastila, Gabriel. Pareho lang tayo. Kailangan nating gumawa ng paraan upang iligtas si Jose Rizal. Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Jose Rizal! Manahimik kayo! Tumahimik kayong lahat! Masyadong mahigpit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Pepe. Hindi madaling magawa ang nais nyo.
Handa kaming mabuwis ng buhay para mailigtas lamang si Jose Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mabuhay! Tama na! Tumahimik ang lahat. Ako man ay gusto kong mailigtas ang aking kapatid. Ngunit natitiyak ko na kailanman ay hindi gugustuhin ni Pepe na dumanak ang dugo ng dahil sa kanya. Wala na tayong magagawa. Diyos na ang bahalang magligtas sa kanya. Pepe! Nanang! Bawal po kayo dito! Nais ko pong ibaon nyo to sa lupa. Lagyan nyo ng isang bato. Ilagay nyo ang aking pangalan at ang araw ng aking kapanganakan at ang araw ng aking kamatayan. Nais ko ding lagyan nyo ito ng isang krus. Nagsuot ng damit, mga botones, necktie, titingin sa salamin habang nagsusuklay. Susuotin ang coat. Unsumatomes.